demonic force. Andito pa rin si Nanatz na sumasapak. Baby waves. Para kay Heat. Love waves. Ang lalim ni Renny J. Mawawala pa. Ang kailangan lang nilang gawin is pag may mga ganong moments, hindi na kailangan i-force actually. Pwede sila mag-continue on other objectives. Yun nga eh. Uy! At itutuloy pa rin nila. Inabangan nila ngayon yung purple na mapupunta ngayon kay H2. Oh no! Hindi pa rin bibitaw ang RSG sa ngayon. But H2 right now, mapapagamit na lang dito ng uppercut si Nat. H2! Nakakakil pa nga! Where did the time go? It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing that there was big as the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Yep, Benedetta at Alice. Pero Akai ang bibiliin ng NXPE pang disrupt. Taas na naman ng in-out capability ng NXPE sa game na to. Yes. Early game ang magiging sagot dito ng RSG kasi kapag umabot tayo ng late game, again, scaling heroes yung meron ng NXPE. Mga kalaban nila si Nathan, pati yung Hurricane Dance sa pwedeng pang-cancel dun sa grupo ng RSG. Tony, iyak no. But yeah, for Team RSG, ang kanaganda naman is yung kanilang movement is mostly on the top. And look at that! Hesa! Mga core items dito, si Hesa Aray. At H2O. Napalaban na lang si iyak no. Kamuntikan pa, nice dodge! Na-dodge ni Iyakno yung second skill, if I'm not mistaken. Crucial death para kay Hesa, pero napalaban na lang si Natsuo dito. Nako! Uy. Napalalim sila, but Renny J with the demonic force. Nandito pa rin si Nanatz na sumasapak. Baby waves para kay Heat. Love waves, ang lalim ni Renny J! Mawawala pa! Yung Angela! Ang kailangan lang nilang gawin is pag may mga ganong moments, hindi na kailangan i-force actually. Pwede sila mag-continue on other objectives. Yun nga eh. Mm-hmm, but... Uy! Itutuloy pa rin nila. Inabangan nila ngayon yung purple na mapupunta ngayon kay H2. Oh no! Renny J and company, 3-3. Pero NXPE, libreng turtle, libreng purple. At aatakiin pa nila si Nats. May vacuum na magagawa. Flicker out para kay Nats. Yup, tama talaga yun. Kasi kailangan taga ni Iyak nung magkaroon ng stacks. At least 50 sa paparating na teamfight na to. Kasi kailangan nila yung Blood Oath combo. Ikaw, ultimate para kay Iyak nung. Napalaban na lang. Sinong main target dito? That's going to be Yelly Haze. Pulado kagad. Yung mga kalaban nila ngayon. Dahil si Iyak nung napaback na lang. Sina Renny J nandito pa rin. Yung vacuum ay hindi na tama. Pero dalawa. Ang nagbabay na sa RSG, gawin mo ng tatlo! NXPE! Ladies and gentlemen, eto na! Pag pumuesto na ng ganyan si Yawi, matakot ka na sa playoffs ngayon. Yawi, again, kapag ganito na yung sitwasyon, 200 assists, kapag pumipesto na siya ng mga ganyan, ibig sabihin, confident na si Yawi. Sa mga ganito, nagti-TikTok na yan sa mga loob ng bush, sa mga ganyan. Yes, kita naman natin eh. Speaking of confidence, considering na napakalayo ng mga kaka... Ooh, na-event! What? Napakagandang Hurricane Dance. Ngayon si Nats, sabak-sabak na lang! Magandang Feather Airstrike mula kay Ako sa likod! This time, ito yung pagbawi ngayon ng RSG. Demon Kite, mapapagamit ng iPhone na pang habol. Meanwhile, si Nats ay pinapalagbag ni Renny J. Make that dakaldag! Renny J na naiwan, sumabog! This time, pinarusahan ng Team RSG. Hindi pa rin bibitaw ang RSG sa ngayon. But H2 right now, mapapagamit na lang dito ng uppercut si Nats. H2! Oh, nakakakil pa nga! Kapag ka napalalim or napasobra yung setup play dito ni Yahweh. But again, next play Evos dictating the game. Parang wala nangyari. Kasi diretso na sila ngayon kukuha ng Lord against RSG. Bilis. At may theory of everything passive ka pa! H2 right now with the ultimate in. Just like that, napitas si Heat. 8-6. NXPE is on a roll. Sa NXPE, namakakuha ng pick off every time. Yes, ina-obvious din dito na next NXPE, yung Dominance Ice at saka Ice Queen 1 ni Renny J. Kasi sinasabi natin, siya na nagiging isang initiator dito para sa team. So considering na pumasok siya with the demonic force, kapag ka tatlo, dalawa nakadikit, automatic
pasok dito next play Evos. But RSG, meron pa rin si Iyakno, napakadali lang para sa kanila dumepensa. Kailangan lang nilang i-take note kung sino yung mga dapat nilang targetin. Well, eto na yung crucial na depensa para sa team ng RSG na paggamit ng Winter Tranchol. Pero yun na yung mga kaldak na ginagawa ni Renny J. Habang si H2O naman nandun sa batang gilid. Naku po! NXP Evos! Inuubos ang kupunan ng RSG! 21 points is real, ladies and gentlemen! Demon Kite, napagamit na lang ng final blow, pero mukhang ito na ang final countdown! Baka NXP ito! Galit na ang kupunan ng Aether Clan! Legendary para kay H2O! And NXP will take the victory! 2-0 para series na ito! Baka NXP ito! Napakagandang performance for the team. Iba! Kumbaga, kung fan ka ngayon ng next play, kung fan ka ng next play, Evos, makikita mo na sobrang iba. Moral, body language, pati kung paano sila maglaro, napakaganda, napakasmooth. Next play, Evos gets 3 points with that sweep. 21 na sila, secured sa top 3. At na makakausap natin, H2 and Renny J. Hi guys, congrats! Hello. Thank you po. Renny J, grabe yung game 1 mo ah. The way you outplay them sa top lane, 3 against 1. Now, you guys are playing para sa placing natin sa playoffs. Kung meron kayong pipiliin na makakalaban sa playoffs, dahil kayo yung top 3 na secured, medyo malabo pa yung 4, 5, 6, and napaka-importante ng playoffs. Kung meron kayong mapipili and you have to name a team, anong team yon na gusto nyong makalaban sa playoffs? Ikaw, ikaw muna, ikaw muna. Dalawa lang yun eh, Onyx o Blacklist. Anong dalawa? Hindi, dalawa. Ano ba, may makakalaban daw natin. Sa playoffs? Ano ba? Tama ba? Ano ba? Doggy? Onyx ata sa akin. Ano Blacklist sa akin, Blacklist? Ako din siguro, Blacklist. Bakit Blacklist? Number one sila ngayon, isang beses lang sila natalo. Kasi sila yung ano eh, sila yung champion. Onyx yung malakas! Tsaka, di pa rin namin sila ano, nababawian. Lagi kaming talo sa analyst since last season eh. Kaya, gusto namin sila makalaban. So, kayong dalawa Blacklist, si Doggy, sabi niya Onyx. Onyx. Eto naman, next game nyo, kontra Omega. Kayo ang pinakahuling game series sa ating regular season. Ano ang prediction niyo doon? Sa tingin niyo ba kaya niyo silang ma-2-0? Kaya naman po siguro basta makapag-prepare kami maayos. Ikaw, H, sa tingin mo? 2-0, 2-1? 2-0 or 2. Kahit ano po eh, basta... Kahit ano, basta manalo po. Eto naman, meron tayong tanong mula sa Nivea Man's Facebook page. Ito ay galing kay Lauren Jewel Pepito. Sabi niya, nakatulong ba yung paglipat nyo ng bootcamp sa chemistry nyo as a team? Si H2 po yung sasagot kasi siya po yung ano eh. Ako po yung wala nun eh. Gusto mo po? Ako po, nakatulong naman po kasi parang... Kasi nandito na rin po si Renny J dun eh kasi parang ulang-ulang po kami sa dating bootcamp namin. Then pagpunta po namin dito parang ano na. Iba rin po yung ambience ng bootcamp sa Manila tsaka po dito eh. Mas maingay po dito kasi sa Manila BGC po ano eh. Parang tahimik po. Tayemik po yung paligid dun eh. Pero dito po sobrang ingay. Dahing mga tao no. Kaya nakapagano tayo. Pa-basketball kayo. Nakapagpapawis kami ganun. May tanong ako kay H2. So, di ba hindi nyo kasama si Renny J? Ngayon na magkasama na kayo, ano ba yung impact ni Renny J, hindi sa in-game ah, dyan sa bootcamp? Ano yung impact niya para sa buong team? Siya yung nagpapaiba ng mood dito sa ano eh, sa bootcamp. Maingay kasi ito yung maingay. Uy, hindi ako maingay. Ingay yun Ikaw, Renny J, nung nalaman mo na lilipat na sila, ano yung reaction mo noon? Anong unang sinabi mo sa kanila? Masaya po kasi ano, kasi gusto ko talaga parang dito kami. Nandito na ako, sama-sama talaga. Parang dito, di ko alam eh kasi 3 years na rin kami sa Pampanga. Siguro po ano, mas trip ko yung mga dito. Yung mga activities dito, ano, mas trip po namin dito. Mas masaya yung bahay ni Doggy, no? Ngayon, ang daming NXP fans sigurado nag-iingay sa comment section. Ano ang mensahe niyo sa lahat ng mga manonood na especially yung mga nagsasabi na 8? Anong mga mensahe niyo sa kanila? And shoutouts! Ikaw muna, H2. Yo,
shoutout nga pala sa mga supporters ng NXP boss kahit ano, nung since last season 6 pa. Kahit 8 days kami nung mga nakaraang season, tumusuporta pa rin kayo sa amin. Thank you so much. Ngayon, top 3 na tayo. Di na tayo manatiling 8th place. So, yun, shoutout nga pala sa, mga, sa family ko. Sa family namin bawat isa ang magka-team. Sa family ng bawat isa sa amin dito sa bootcamp. Yun, shoutout nga pala sa... Yun, sa family ko. Tsaka, thank you pala kay Lord yun. And shoutout din sa girlfriend ko, kay Mika Salamanga. No, no, Jackson. Ikaw, Ronnie J. Thank you sa mga supporters ko. Kahit ano, kahit may inaalang ano, binibigay ko lagi yung best ko mga dalaban namin. Tsaka ayaw ka mag-ibang, gusto ko muna manalo. Palaga, focus talaga ako ngayon sa ano eh. Gusto namin mag-win trophy ni H-Trip. Sa amin ni H-Trip, trophy na lang kulang, pre, di ah. Meron na, Ronnie J, meron ka bang ano, meron ka bang isang Mika katulad ni Ronnie J sa, ni H2 sa buhay mo? Meron po, pero... sino, sino? Shoutout mo! Shoutout mo! Sino? Ronnie J, hinihintay niya yung shoutout mo. Happy birthday pala po sa mama ko bukas. Birthday niya bukas. Happy birthday. Happy birthday, tita. Yun, kahit daw, alam mo hindi ako makapunta doon eh. Kasi practice kami. Tapos yung shoutout nga pala kay Boss Ronald, kay Boss D, sa family ko, and kay sa lahat-lahat ng ano, mga family namin sa team ko, and kay Sir AJ Ponce, yan. Shoutout, yan. Thank you so much po. Pati sa next play, yan sa E-Boss. Congratulations, number 3! Enjoy the rest of the day dahil malaki ang araw. It's a big day on Sunday. So, good luck, enjoy! Bye!